Hindi nga naging maganda mga idol ang naging update kay LeBron James ngayong araw na ito matapos nga ng kanyang ankle injury kahapon. Unang-unang balita sa atin ni Shams Aranya na out si LeBron James para nga sa kanilang next game against sa Memphis Grizzlies, which is expected naman na mga idol dahil nga sa nangyari kay LeBron at kung paano nga siya umalis sa arena ng Dallas Mavericks ay obviously na hindi siya makakapaglaro next game. Kaya naman sabi ng mga Lakers fans, okay, expected na yan. And then mga idol, hindi pa doon natapos. Dahil itong si Shams Aranya ay patuloy pa ngang nagbigay ng dalawang update dito kay LeBron James at sa status nga ng kanyang ankle injury. Yung unang-unang balita niya mga idol, or yung pangalawang balita pala niya sa atin, sinabi niya, "There's a fear Lakers star LeBron James is likely to miss an extended period of time with his right foot injury. James suffered the injury in Sunday's win over Dallas, played through it, and believe is he will be sidelined an indefinite amount." So basically, pinangangamba ng Lakers team na baka hindi lang next game out si LeBron James kundi sa next multiple games ng Lakers. At hindi ba natapos si Shams Aranya sa kanyang update? Isa pa mga idol, sinabi dito, "James miraculously played through the injury that is now expected to require multiple opinions and the Lakers are bracing for his absence to be multiple weeks." Yan nga mga idol ang binarita ni Shams Aranya na talaga namang hindi nagbigay ng magandang mood sa umagang ito para nga sa maraming Lakers fans. Akala nila isang game lang na mawawala itong si LeBron. Ngayon ay naghahanda na nga daw ang team ng Lakers sa isang hindi nga magandang posibilidad na si LeBron James will be out multiple weeks. Ngayon nga daw ay maghanap pa sila ng opinion ng ibang doktor sa iba-ibang clinic siguro, iba't ibang ospital ay i-check nila yung ankle injury ni LeBron at titingnan kung ano ba talaga ang status. So kaya naman ngayon mga idol, napakabilis na mag-switch ng mood ang mga Lakers fans kahapon ay pagkasiyasaya nila dahil sa kanilang 27-point comeback. Pero mga idol, sa gitna pa rin ng comeback na yon ay itong si LeBron James ay meron ng matinding injury na kanya pa rin inilaro sa buong laban. At ngayon mga idol ay sobrang matindi nga ng pangamba ng maraming Lakers fans. Kung wala nga daw si LeBron mga idol ay napakalaki nga daw ng nabawas sa chance nila na manalo sa mga next games ng team ng Lakers at magpatuloy ang kanilang winning streak. Lalo na wala pa nga rin daw itong si D'Angelo Russell because of the same injury na ankle injury. At kung matanda nyo mga idol, hindi na bago itong ang injury na ito ni LeBron James sa kanyang ankle. Diba't nung sa na-break niya yung all-time scoring record? Diba't sa fourth quarter noon na hindi na siya naglaro dahil nga meron siyang ankle injury? Pero it goes back mga idol sa umpisa pa ng season. Hindi nakapaglaro si LeBron James ng ilang games noon nang dahil sa ankle injury. So in short, itong injury ni LeBron sa kanyang ankle ay hindi lamang kahapon sa Dallas Mavericks. So umpisa pa ng season, kanya na itong inaalagaan. Pero dahil nga hindi magandang team ng Lakers noon, laging talo, ay kinailangan pa rin ni LeBron James na maglaro through his injury para lang mabigyan ang Lakers ng tsansa na manalo. At ngayon nga mga idol, mukhang sumuko na ang ankle ni LeBron, hindi na kinaya ang pagod, ang stress ng buong season. At si LeBron James na mismong nagsabi na "I heard a pop." Pero anyways nga mga idol, kagaya ng sinabi ni Shams na himalang nakapaglaro pa rin si LeBron James sa fourth quarter ng laban nila against sa Dallas Mavericks kahapon, ay sana'y magkaroon din ng himala na hindi nga ganun galala ang naging injury ni LeBron James sa kagaya ng inasa ng team ng Lakers. At sana nga mga idol ay makabalik din siya agad dahil alam naman natin na kailangan nga siya ng team ng Lakers ngayon.